So yun nga guys, no, samahan nyo ako ngayon, kukuha ko na aking unang sahod sa YouTube. Isang magandang araw po sa inyo mga sir, mga ma'am, so Kuya Merz nga po pala ang inyong likod. So napakaganda nga po ng araw na ito guys para sa akin at para sa atin lahat. Kasi today is the day guys na makukuha ko na yung aking unang sahod sa YouTube. Yes, for the first time guys, sahod na po si Kuya Merz sa YouTube. So maraming salamat po sa inyo lahat. And alam nyo ba guys, share ko lang, sobrang epic. Sa first time na kukuha ko na aking unang sahod, tsaka pa natapat na for renewal yung aking Taiwan ID at passport. So no choice ako kundi kailangan ko ipangalan sa tropa ko muna kasi via Western Union po yung pinili ko na payment para makuha yung aking unang sahod. So pinangalan ko sa tropa ko, kaya ngayon guys mag-aayos po muna ako. Samaan nyo guys punta tayong Western Union and then mamaya later discuss natin guys and share tayo ng experience paano nga ba kumita sa YouTube. So isang mabilisang biyahe muna tayo guys, tara samaan nyo ko. Guys, no, nakuha ko na yung aking unang sahod sa YouTube. So maraming salamat po sa inyo lahat. So ginawa ko talaga itong video na to guys para magpasalamat and then mag-share na rin and mag-discuss ng mga idea, mabigay ng tips paano nga ba kumita sa YouTube. So first, thank you very much po sa inyo lahat, sa lahat na nakasubscribe, sa lahat na nanonood sa aking mga video sa aking YouTube channel, especially guys sa Kalimba Music Philippines sa Facebook group na yon. Isang malaking part kung bakit nag-grow lang ganito ang aking channel. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Taos puso po ako nagpapasalamat guys. Saludo po sa inyo. So yun guys, no, so ngayon naman magdi-discuss tayo and mag-share ako ng experience paano nga ba kumita sa YouTube. Pero syempre disclaimer muna tayo. Itong mga aking mga sabihin guys is based on my experience lamang po. So kung mayroon pong mga mali ako masabi or may mga kulang ako hindi masabi, comment nyo na lang guys para makatulong din po tayo sa iba. So paano nga ba kumita sa YouTube guys, no? So actually hindi naman si YouTube yung nagpapasahod sa mga vlogger or YouTuber kundi si Google AdSense. Yes guys, si Google AdSense, siya yung mga naglalagay ng advertisement sa mga videos. Kung mapapansin nyo, yung mga videos na napapanood nyo may mga lumalabas na ads. So yun yung dahilan guys kung bakit kumikita or sumasahod sa YouTube. So kung may lalabas dito guys, alam nyo na, ayun yun. So si Google AdSense guys ang nagpapasahod sa YouTube. So kung gusto mo maging YouTuber, pwede mo nang simulan ngayon. Tuturuan kita kung paano. So first step, kailangan meron kang YouTube channel or YouTube account. So napakadali lang gumawa niyan guys. Kung meron kang email address or Gmail account, pwede mo siyang gamitin para makapag-sign up sa YouTube. And then next step, kailangan meron ka din Google AdSense. Kailangan mong i-link yung iyong YouTube channel sa Google AdSense. So madali lang din gumawa nun guys. Same lang din sa paggawa ng YouTube account. Kung meron kang email address or Gmail account, pwede mo siyang gamitin para makapag-sign up kay Google AdSense. And then pwede ka na mag-apply for monetization, which is merong requirement sa YouTube. Ang sabi nila before, 2017 daw, base sa mga napanood ko, dati daw guys, kailangan mo lang ng 10,000 views para ma-monetize ang iyong YouTube channel. So hindi siya ganun kahirap dati, no? Nung pumasok yung 2018, so binago ni YouTube yung kanilang requirements para ma-monetize ang isang YouTube channel account. So kailangan mo muna maka 1,000 subscribers plus 4,000 watch hours or equivalent to 240,000 views in 1 year. So kailangan mo manage mo yan guys, no? So sa ngayon hindi na siya ganun kadali. So kailangan mo talaga magtiyaga, gumawa na content na kakaiba, yung talagang papanoorin and watchable talaga. So share ko lang din experience ko guys, no? So nag-apply ako for monetization sa aking YouTube channel account noong May 2018. So nung time na yun guys, wala sa isip ko na mag-grow yung channel ko or may manonood sa akin, may mag-subscribe sa aking channel.
Ang gusto ko lang talaga noon is mag-upload. Noong mga time na yun, guys, siguro ang subscribers ko lang is 2 or 3, yung mga viewers ko ganun lang din. Then na-discover ko or nakilala ko yung Kalimba, guys. Noong nakilala ko yung Kalimba, sinubukan kong mag-upload ng video. Siguro I think October 2018 yun. Ang unang-unang in-upload ko nun, guys, yung unang arrangement na ginawa ko, yung Kalimba Buwan ni JK. Ginawa ko rin siya ng Kalimba Tabs. And then napansin ko may mga nag-subscribe na sa akin, may mga nanonood na, may nag-comment na. So naisip ko siyang seryosohin. So nag-focus ako nun, guys. Gumawa ako nang gumawa ng mga video sa Kalimba. Hanggang sa April 2019, this year, guys, na-monetize kong aking channel, or I mean, na-reach ko yung target nila ng 1,000 subscribers plus 4,000 watch hours. Imagine, October ako nagsimula, nagseryoso October, April ako na monetize. So, umabot din siya na 6 months, kaya hindi siya ganun kadali, guys, no? So, April 8, na-reach ko yung target or requirements na 1,000 subscribers plus 4,000 watch hours. And then, thankful ako kasi after a week, guys, na-approve yung aking channel for monetization. So 1 week lang ako nagantay, guys, na-approve na agad yung aking YouTube channel. And then April 15, doon nalagyan ko na ng ads yung aking mga videos sa YouTube. So bago ka pasaurin ni YouTube, guys, kailangan mo muna ma-reach yung tinatawag nilang threshold na $100, which is ayun yung yata yung pinaka-minimum salary na binibigay ni YouTube sa isang YouTuber or vlogger. Pero bago yun, guys, kapag kumita ka na sa iyong YouTube channel ng $10, papadalan ka ni Google AdSense ng Google PIN. So letter siya, hindi siya electronic PIN, guys, no? Kumbaga para siyang activation or confirmation kung ikaw ba talaga may ari ng YouTube channel na yun. So ito yung sample niya, guys. Ito siya, Google AdSense PIN. Letter siya from Google. So May 12, nag-update si Google AdSense. So lumabas na doon, naka-$10 ako. So pinadalan ako nito May 12. And then, na-receive ko siya after 2 weeks. So, yun na nga, activated na yung aking o confirm na yung aking YouTube channel. Pero hindi pa ako sumawa dun, guys, no? So, I think, every 12 of the month, so, parang ayun yung naging cutoff ko. And then, nagpapasawad naman si YouTube every 21st of the month. So, June 21, nag-update ulit yung aking Google AdSense, guys. So, yun na nga, na-reach ko na yung $100. June 22, nag-email naman si Google AdSense sa akin. Binigay na yung aking control number sa Western Union. So yun na nga, guys, no? Pwede na ako sumawag sa YouTube. Yes, legit nga yung YouTube. Ang kaso dun, guys, is nagkaroon nga ng problema kasi for renewal yung aking mga Taiwan ID and passport dito sa Taiwan. So epic siya, kaya pinangalan ko muna siya sa aking tropa. So nagpasama ako sa tropa ko, kaya nakuha ko na nga yung aking unang sahod. Medyo tumagal lang siya, guys, ngayon ko lang siya nakuha kasi medyo wala rin kaming time, medyo busy din kami nung mga nakaraan, and then natatapat din na weekends yung day off namin, sarado naman yung Western Union dito, kaya natagalan yung aking pagkuha. So ngayon, guys, nakuha ko na siya at maraming salamat po ulit sa inyong lahat, no? And then, advice ko naman, guys, sa mga gusto maging YouTuber, gusto maging vlogger dyan, so tuloy-tuloy lang, huwag kayong mawala na pag-asa, and sana, guys, huwag nyo isipin yung kikita kayo sa YouTube. Ang pinakamahalaga kasi dito is nag-i-enjoy kayo or masaya kayo sa ginagawa nyo. Kumbaga, bonus na lang, guys, yung kita na yan or yung sahod na makukuha nyo sa YouTube. Kumbaga, para sa akin kasi, guys, ito kasi like yung aking channel or content, ginagawa ko is more on music. So, passion ko talaga siya, guys, and then at the same time, kumikita ako. Kumbaga, bonus na lang yung nakukuha kong salary dito sa YouTube. So, ang mahalaga, guys, kapag gagawa ka na content, kailangan masaya ka sa ginagawa mo, gusto mo talaga siya, and make it watchable na rin, guys, para kung sakali may mga manonood sa'yo or magsasubscribe sa'yo, is hindi sila mabuboring sa iyong YouTube channel. So tuloy-tuloy lang, guys, okay, mawala na pag-asa, laban lang. So upload lang ng upload, guys, okay, mag-asawa, okay lang yan, kahit napakaraming video magawa mo hanggang sa ma-reach mo yung target. So sa ngayon, guys, hanggang dito na lang muna tayo. Sana po medyo nakatulong itong pinagagawa ko, pinagsabi ko. Sana makatulong to sa mga gusto maging YouTuber, magkaroon kayo ng idea paano nga ba kumita sa YouTube. So huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and like and share na rin itong video na to para makatulong tayo sa iba. So maraming salamat po sa inyo panonood, guys. Kuya Mesh Capola, ang inyong lingkod. God bless!